Pakut ya sama pinaparam dan pusaka nila. Mang Ramon, no, balik lang po tayo sa nakaraan. No. Ilang taon po kayo nung kinasal kayo sa asawa niyo? 23 anos po. At kamusta naman po yung mga unang taon na magkasama kayo ng asawa niyo? Maganda naman po ang buhay namin kasi maganda rin ang trabaho ko noon. Maganda naman yung suporta ng asawa niyo. Opo. At bakit po nagbago yung suporta ng asawa niyo o yung condition niyo? Nabarkada po kasi ang buhay. At tuwing hapon, puro inom, pag umuwi ako sa bahay, natalakan ako ng asawa ko. Walang makakain? Walang makakain! Di wala kang trabaho, di ba? Wala naman ang ulam? Oo, yan na lang talaga! Wala kang magginagawang maayos! Tingnan mo nga, di mo wala na tanong kung kumain na yung mga bata! Tignan mo! Oh, walang gatas, wala lahat! Ano ba naman yan? Magtrabaho ka naman! Eh, kapag pinatalakan po kayo ng asawa ninyo, bakit naman po nakuwi sa bulugan? Kasi po, wala naman ang imik pag tumatalak siya. Hanggat matutulog na lang ako, tinatalakan pa rin niya ako. Kaya, minsan ay pagbubuhatan ko siya ng kamay. Talaga, sinusubukan mo ako, ha? Ano ba gusto mo? Ha? Gusto mo? Ha? Lichig po ito! Ha? Tama na! Gusto mo? Ako nang papakain sa mga tao dito kaya wala kang karapatan para ganyan ako! So, bakit po nauwi sa pagbubuhat ninyo ng kamay sa asawa ninyo? Dumating sa ganung punto dahil sa nanirindi ako sa bunganga ng asawa ko. Ano? Pangaalipusta niya sa akin. Lahat ipang pinamumukha niya sa akin ang pangit na pagkatao ko. Gumagawa ka ng paraan! Si buhay to! Naku, kung alam ko lang na ganyan ka, dapat nakinig ako sa nanay ko eh! Napakabulero mo pa! Wala ka namang trabaho, batugan! Ang angas mo pa! Inutil! Lahat na ng katangahan, ng kapangitan sa'yo! Kung may magagawa lang ako eh! Ikaw ang haligi ng tahanan, dapat ikaw ang gumagawa ng paraan! May rason ko ba na nagawa yun ang asawa ninyo noon? Eh, dahil siguro po, natigil ako sa trabaho, dahil sa kaiinom, tuwing hapon, umiinom, at hindi na makakapasok, pinumagahan. Alam mo ba, Tol? Yung misis ko. Yung bunga nga, parang masingga. Dakdak ng dakdak! Sakit sa tenga. Kapag nagawa niyo naman po yun na nabubog ninyo yung asawa ninyo, minsan napagbubuhatan ninyo ng kamay yung anak ninyo, ano po ba yung mga ginagawa ninyo nung panahon na yun para magbago? Bakit kailangan po mauwi na naging preso kayo? Nung huling insidente ko kasi na nabubog ang asawa ko, nandoon pumunta sa bahay yung ating Benal. Nakita niya yung ginawa ko sa kanya, na nasakal ko siya. Akala niya papatayin ko siya. Kaya nila ko nakulong. Pero ano naman po yung nagagawa ninyo? I mean, matapos yung pumbubugin yung asawa ninyo, ano po ba yung pakaramdam ninyo? Eh, masabi naman po sa kadooban ko yung ginagawa ko sa kanila, kapag yung mga anak ko na pagbubuhat ako rin ng kamay. Dahil nagagawa ko yun po yun dahil sa katatalak sa akin ng asawa ko. Gusto kong tumigil ang katatalak niya, kaya ko siya nagpagbubuhatan ng kamay. May nasabihan po ba kayo sa nararamdaman ninyo, sa pangalipusta ng asawa ninyo? May tulong ba kayong hiningi sa ibang tao o sa ibang organisasyon para magbago man lang ang sitwasyon ng inyong pamilya? Pagtatalak ng iyong asawa. Yung tiyuhin ng barkada ko, pari siya. Humihingi po ako sa kanya madalas ng advice. At kuminsan, pumupuno siya sa bahay, pinagsasabihan niya yung asawa ko. Ano ba? Kamusta ba yung misis mo? Ayun, daga ng daga. Misa ganito daw, wala daw akong trabaho. Isa daw akong batukan. Sakit sa tenga, pre. Ano ba? Yan talaga. Sana na mahirap magharap ng trabaho ngayon, pre. Ang
Pero alam ko naman, talagang sinusubukan mo lahat ng mga kaya mo. Mahalaga niya, susubuka. So, Mang Ramon, no, since na okay lang po kayo ng pamilya ninyo, kung maibabalik po natin yung panahon, o yung kahapon, no, ano po yung nagawa ninyo para maibsan yung kalungkutan ng pandidili ninyo sa sarili ninyo dahil sa mga ikustan na ginawa ng asawa? Wala ko, pero sana meron matagpuhan ng mga lalaki na ikustan ng mga asawang babae sa gaya ng mga babae na may tumutulong din naman sa kanila pag institusyon pag sila nagpupunan sa kanila mga asawa. Sige, maraming salamat. Maraming salamat din po.